Hello everyone! So, andito naman tayo ngayon because I wanted to share with you ang isa sa aking pride and joy sa lahat ng aking plant babies. Ito ang rubber plant or tinatawag na ficus elastica or rubber fig tree. Yan, so puno talaga siya kasi sa wild, it can grow as high as 100 feet. And yung mga rubber tree na meron tayo ngayon as indoor plants, kung mapapansin nyo, manipis yung stem niya kasi cuttings na lang yan from a tree. So, kaya siya tinawag na rubber tree kasi yung sap niya, yung sap nitong plant na to ay ginagamit sa paggawa ng rubber. Kaya rubber tree. Yan. So, tingnan nyo kung gaano kalaki yung leaves ng aking rubber plant. So, sa soil naman, wala ako actually ginagamit na special soil. Wala akong specific mixture. Ordinary soil lang to. Wala nga siyang pumice eh. Basta make sure lang na hindi nagsastock yung tubig doon sa top nung soil. Makikita mo na pag diniligan mo, nagde-drain siya. And make sure na yung clay pot mo, nasa bottom yung hole, hindi nasa gilid or sides nung clay pot. Yan. So, due na rin itong rubber plant ko for repotting, kung mapapansin nyo. Yan. So, gusto kong ipakita sa inyo yung location ng aking rubber plant. So, nasa sulok siya actually, pero dito sa labas, very bright yung light. Yan. So, dito siya ever since nakalagay sa sulok. Hindi siya actually na masyado nakakakuha ng morning sun. Yan. There was a time na inattempt ko to na ilagay sa isang area where kahit papaano makakakuha siya ng morning sun. Pero unfortunately, nasunog yung leaves. So, from then on, hindi ko na siya inattempt na ilipat. Kasi mukhang happy naman siya dito. So, don't move your plants too often kung happy naman siya sa isang place. Yan. Slow grower siya kasi hindi ganun kakapal yung pagkalago niya kasi hindi nga siya nakakakuha masyado ng morning sun. Pero nabuhay naman siya. So, what I'm going to discuss with you now is yung sunlight. So, sunlight, ito is medyo tricky part to, no? So, paano ba pinaugat yung rubber plant mo? So, pwedeng cuttings, tas itatanim sa soil, or cuttings, tas ibababad muna sa tubig. Or pwede din naman na markot. And then, after that, saan nila nilalagay yung plant pagka may ugat na? So, usually ng nursery, naka-filtered light yan. Pero halimbawa, for example, nilagay siya sa nursery ng filtered light ng mga ilang buwan. Tapos nung binili mo, nilagay mo siya sa area na may direct sunlight. And nagtaka ka bakit nasusunog yung leaves. It's because hindi sanay yung leaves dun sa sunlight requirement na binibigay mo sa kanya. So kung halimbawa, nakaka-receive siya ng 3 hours na direct sunlight dun sa area na pinaglagyan mo, masusunog yung leaves niya kasi hindi niya kaya yung init. Kasi nakalagay nga siya sa filtered light nung baby pa siya. So, paano naman kung sa nursery nakalagay siya sa direct sunlight? Tapos nung binili mo siya, nilagay mo siya sa loob ng bahay, although nilagay mo siya sa bintana, pero hindi ganun kadami yung light or kalakas yung ganun ka bright yung pumapasok na light sa bintana. So, malamang yun kung mapapansin mo, either naglalagas yung leaves or pwede ding naninilaw or pwede din naman na droopy yung leaves. Tapos may mga instance pa na mas madalas yung dilig mo sa kanya. So, kaya malalanta talaga yung rubber plant mo. Kasi direct sunlight siya, madali siyang mauhaw. Tapos intense yung light na nakukuha niya and then nilagay mo siya sa isang area na hindi masyado sunny or hindi masyado bright yung light. Tapos minsan nilagay mo pa siya sa aircon, so parang double whammy yun sa rubber plant mo kasi hindi nga siya sanay dun sa light na binibigay mo. Madalas mo pa siyang dinidiligan, tapos nakalagay pa siya sa isang area na usually malapit sa aircon. Hindi nakakapag-adjust minsan yung rubber plant kaya tuluyan siyang namamatay. So, sa watering, sa akin, based sa experience ko, wala akong naging problema. Every day ko winawater
itong rubber plant ko. Pero minsan nakakalimutan ko din siya, or intentionally ang ginagawa ko, ina-alternate ko. Minsan nagdilig ako ng sobrang dami ngayon, and then tomorrow hindi ko siya didiligan, and then the next day ko siya didiligan. Pero wala naman ako naging problema, kahit everyday winawater ko din siya. I just wanted to make sure na binibigyan ko minsan ng time yung rubber plant ko na maging parang bone dry yung kanyang soil. Why? Kasi guys, especially ha, pag kanilagay niyo yung rubber plant niyo sa loob ng bahay, I really suggest na mag-ingat kayo when it comes to watering, kasi you're more likely to kill a plant pag na-overwater mo siya. Kasi ano ba ang mangyayari pag na-overwater mo yung plant mo? Malamang mabubulok yung leaves, and napakahirap ng remedyohan noon. Unlike pag underwater lang, mapapansin nyo droopy yung leaves or nalalagasan kayo ng dahon, pero madali siyang i-revive. Pwede pa siyang gawa ng paraan para ma-revive yung plants nyo. So halimbawa, nasa loob siya ng bahay, hindi na nga siya nakakakuha masyado ng direct sunlight, tapos lagi nyo pa siyang dinidiligan, malaki ang chance na mamatay yung plant nyo. So ano ang pinaka the best na gawin? Kung hindi kayo sure or confident sa watering schedule na binibigay nyo, you buy a soil moisture mixture. So merong mga ganito na available sa Lazada, pwede kayong bumili nun. And gusto ko lang palang sabihin na itong rubber plant ko, nabili ko siya noong 2017, and siguro mga nasa around 2 feet lang siya. Ngayon, nasa 7 to 8 feet na siya kalaki. Yan. Another tip din pala, pagka bagong bili yung rubber plant nyo, I really suggest wag nyo muna siyang i-repot agad ng lagayan ng mga around 1 month. Hayaan nyo muna siyang masanay dun sa paglalagyan nyo sa area niya para maka-adjust muna siya. Yan. Tapos, yung fertilizer niya naman, kung makikita nyo kanina dun sa soil niya, may mga parang yellow-yellow dun. So, gumagamit ako ng slow-release fertilizer once in every 6 months. So, kung gaano siya kadami, siguro mga 1 teaspoon. And then, minsan, ang dinidilig ko sa kanya is yung hugas bigas once a week. Minsan, naglalagay din ako ng eggshell and yung banana peel. Yan. So, yun lang ang ginagawa ko sa rubber plant ko. Siguro, as much as possible, try to replicate kung saan siya nanggaling. And be careful when it comes to watering. And yun nga, sometimes you fertilize din. Yan. So, ito naman ang aking fiddle tree, or tinatawag na fig tree or ficus lyrata. So, just like rubber plant, this is also a tree. Actually, itong video na to, it's more of parang progress report ko. Kasi 2 years na sa akin itong si fiddle leaf. And actually, ito yung most expensive plant na binili ko 2 years ago. And actually, up to now, nasa 1,500 ko siya binili. And unfortunately, siya yung pinaka-least happy sa lahat ng plants ko. Ayan. Actually, ang natirang leaves na lang niya sa akin ay 6 leaves, no? So, ang ginawa ko, kasi dalawang taon na siya almost na wala talagang new leaf, sinabi ko kay Fiddle, whether you like it or not, imu-move kita sa isang area na may direct sunlight, kasi puno ka naman talaga. So, nung nilagay ko siya dito, ang ginawa ko, paunti-unti. So, for example, sa isang area, ilalagay ko siya sa isang area na nakaka-receive siya ng morning sun ng around 30 minutes to 1 hour, and then the next month, imu-move ko naman siya, so halos 2 hours na yung nare-receive niyang sunlight until such time na nandito siya. So, ito siguro nakaka-receive siya ng direct sunlight ng 4 to 5 hours in a day. Yan. And actually, hindi nawawala yung browning of leaves niya. Nasa recovery stage pa rin siya, no? Pero okay lang kasi nung ECQ, finally, binigyan niya ako ng sunod-sunod na leaf. So, yung leaf niya actually hindi pa rin perfect. I think
nagtatry pa rin siya na mag-adapt. Pero at least, that's why I'm sharing this to you. Kasi nakita ko na sunod-sunod yung improvement niya ng Fiddle leaf ko. Yan. So yan yung mga maliliit na leaf sa baba na ngayon lang din tumubo na nung nag-ECQ. So, ang watering schedule ko sa kanya is every day dinidiligan ko siya dahil nga mas mainit dito sa area niya. And dahil alam ko na mas need niya ng help, mas consistent talaga ako when it comes to fertilizer. Lalong-lalo na I think kusong gusto niya yung hugas bigas. Yan, so at least minimum once a week dinidiligan ko siya, and mas concentrated yung hugas bigas na dinidilig ko sa kanya. Hindi ko masyadong dinadilute. Yan, kasi I really know and can really feel na talagang kailangan niya ng help. So hindi nawawala yung browning of leaves, huwag kayong matakot. Especially kung naka-direct sunlight siya, hindi, mas less yung chance na ma-overwater niyo siya kasi mas nauuhaw yung plant dahil nga mas nasa labas siya, mas intense yung light na nakukuha niya. Yan, so yun lang guys ang ma-share ko sa pag-aalaga ng rubber plant and fig tree, and I hope may natutunan kayo. These are all based on my personal experience on growing my own plants. So, I hope nakatulong sa inyo and may info kayo na natutunan dito sa video na to. Please don't forget to subscribe, and thank you very much. God bless! Bye!